items, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasang naisipan at pag-anahin ang pagiging marites dahil narito na ang segment na inyong kinahumalingan at pihilit na hinuhulaan ng Daho! Daho, yeah, hashtag daho. Ay, bagsik ng ala. Mabagsik talaga. Ah, alam mo, hindi man tayo nag-usap. Pero may connection din dyan ng aking blind item. Ayan po, akin din pala yan. Bagsik ng alak? Yung aktor na to, actor, na versatile com, ano, marunong magdrama, marunong magpatawa, pwedeng leading man, pwedeng ano, support. Ayan na yun. Tapos, soft spoken pero matamis ang dila. Why, nalasahan niya? Wala, matamis ang dila niya. Pero wala pa rin girlfriend. Matamis ang dila, ibig sabihin. Magaling mang bola. Magaling mang chika. So, soft spoken pero magaling mag chika. Pero kapag nagkakaroon ng party yung kanyang series na kinababilang ngayon, ano siya? Nilalabas niya dila niya. Ano siya yung pag nakakainom na ng alak. Ayan na, agwa di pataranta na. Ang haras na ng mga ano, lalaki. Nagiging marami lalaki. Ng babae. Babae na haras niya. Lalaki yung ano eh. Yun, na minsan yung minsan nagsusumbong na, minsan may mga sexy stars silang guest, nagsusumbong na laging inaano, inaharas-haras, mag ano. Paano inaharas? Lumalabas yung magiging manyaki. Sana, gusto mo ba malaman? Oo. Gusto mo ba ipakita? Diba? Sample. Pakita ko ba? Oo. Nilalabas na yung dila niya? Eh, kasama na rin siguro yun, di ba? Ngayon? Eh, nakasiwa na yung mga sexy stars na minsan na kinukumbida nila kapag nagkakaroon ng happening yung kanila. Ah, nagkakaroon ng malisya. Kumbaga, ano ba yan? Sabi harassment ganyan. Ang tawag dyan. Oo, inaharas-haras na siya. Sa halip na ano, maging normal lang. Hindi, pag nakaka, ano, ng alak, talagang tinatama. Baka kasi umiinom ng alak kung may, ano, kung may taping. Party, hindi ano. Man umiinom na sa taping. Party, di ba? Siyempre, oh, mataas ang ano natin, mataas ang ganyan. Oo, eh, pag, diba? Yung iba kasi, kahit dalawang mataas simpla. Mataas? Mataas ang rating natin. Oo, oh, hindi, mga mataas ang ano natin, kita natin, mga gano'n. Rating? Oh. Ewan ko, hindi ko alam kung rating ang pinag-uusapan. Pag nagpapaan, alam mo naman, di ba, mga ganon. Bata pa ba yan? Hindi na. Mga? Oo, basta. Daddy na yan, daddy. Hindi pa daddy. Wala kang jowa na nababalita. Oh, sabi ni Exploit and Trouble. Anong age range naman yan? Junior nga. Hindi ko junior ma- kailangan ba lang ko yung age? Ko. Ano ko mga hula? Ay, may request na dito. Ano? Wait lang ha. Ano, basa ko na yan. Si Sheila Glory. Oo. Bongga ng request niya. Uh-oh. Good luck. Good luck lang. Tayo nga, hindi natin magawa yun. Request po sa bago niyong segment, Claudine Barreto and Angelo De Leon. Ano masaya. Pero maganda yan, ha? Yun lang po. Ayun nyo, para pag nakatik na alak, pag may babae niya sa paligid-digid nila, iba na nagiging ugali niya. Clue pa. Magiging manyak. Hindi ko mahulaan eh. Nako. Naging guest na dito. Okay. Naging guest na dito? Naging guest na dito? So, yun po, Hi to Freedom Society, yung kapatid ko sa States. Congratulations sa kisa, mga anak na Amin. Pati yeah. Mo si Arnel Sirato nanonood kung Arniel, live daw tayo. Arniel. Oo, live kami, Arniel. Hello, Arniel. Oh, hindi ka nagbibigay ng blind item, ano, Arniel, ano? Diyos ko. Ayan, yan po. Yun lang po. Wala na. Happy birthday yata. Siya may birthday. Hindi ko na alam. Sige, yun lang po. Ako magbe-birthday. Ako magbe-birthday. Happy birthday, ano. Niyong and Ambet Nabu sa Alice. Kailan nga si Niyong? 14? 14. Alice muna sa Ambet, ha? Ako 12. Huwag na muna natin pabalikin. Doon ka muna. Gusto niyo ba siyang bumalik? O hindi na? One month lang. So anyway. Sige, next. Bagsik ng alak, kala ko nakakonect. Pero may ganun din. Bilyonaryong manliligaw. Oh, may connection ba yan dun sa ano? Parang saan? Ewan yung ko. Hiwalaya. Oo, bilyonaryo. Nope. Kasi ngayon ang labanan, hindi na milyon, bilyon. Bilyon na. So, ayan na nga. Kanina to sa ito. Akin yan. Okay. Bongga siya. Itong
Ah, sabihin ko. Munti ko na masabi. Itong actress na to, Bongga. Kasi after ng hiwalayan nila ng kanyang jowa. Dami-dami ah. Yeah, bahala na kayo lang sabihin ko. After ng hiwalayan nila ng kanyang jowa. Doy, winner. Ang dami nang liligaw. Pero may dalawa daw na manliligaw ito na talagang galing sa sobrang mayamang pamilya at bilyonaryo. Alam ang bilyonaryo natin dito. Well, dalawa. Dalawa sila na, baka yung isa yung, yung bilyonaryo talaga. Yung isa, mayaman din talaga. O so, kaya pala, ang dami nagkasabi, blooming. Blooming si? Si, ano, si Garla Lu. May walay. Oo. Since may walay ngayon, ano nga natin? Actually, medyo recent lang tong hiwalayan. Oh, diba yan ha, medyo recent lang yung hiwalayan. Pero, ayun nga, parang nag-open naman to ng door dun sa ibang mga guys na obviously, gusto, may interest pala sa kanya. Pero sabi, ngayon daw parang medyo gusto mo nang i-enjoy na single muna. Tapos kung open naman siya, kung may nanliligaw, sige lang, ganyan lang. Pero ayaw niya munang mag-commit daw. Oh, yun. Nope. Nagkatinginan tayo. Nagkatinginan. Tapos, basta yun. Si actress at, active. Oo, as in. Super si, active. Yeah, at si meron siyang ano, teleserye. Si B. Yun lang. Sino pa? Di ba si K? So at least naliligo, bilyonaryo. Ano mga binibigay? Paano mo nasabi yung bilyonaryo? Ano mga binibigay? Baka hindi kailangan ibigay dahil alam ng lahat daw yung status ng ano, ng pamilya at itong no? guy na to. Talagang maraming business at his young age. Close sa'yo yung babae? Ah, bata pa yung bilyonaryo? Talaga may ganun kayo clue kung close sa akin or hindi, no? Bata pa si bilyonaryo? Oo. Siguro alam mo yung mga anak ngayon, di ba? Sila itong nag-ano-ano, di ba? Bata correct, pa. Bata ang dami na ngayon mga bata. Oo, mga Sean Dix na yung mga ano, di ba? Matatay, di ba? Oo. Ito ba yung napahiwalay, ito yung napabalitang naghiwalay yung parents nitong bilyonaryong anak na to? Tsaka yung mga parents, mga magulang daw niya. Pero sinabi niya, hindi naman sila hiwala. Basta alam ko ito may ginagawang series niya. Yung girl. Basta si girl may ginagawang series na yun. Nagbibida si girl. Oo, naman. Bibidain niya. Alam ko na. Yun na. Anyway, syempre binabati ko muna. Binabati ko si Ninong Boyet ng US at saka si Ate Maribel o si Ninang Maribel na palagi pala. Ano Boyet and Maribel? Palagi pala sila nanonood. Mga doktor siya na nasa US. Yan. Palagi sila nanonood sa atin ng Maritas University. Thank you po. Yan. Nag-subscribe na rin daw sila. At binabati ko din si eto na naman ako. Nakalimutan ko naman. Ayan, si Odessa na nanonood din ngayon ng live. Hello, Odessa. Malapit na siyang umalis. Pumunta naman ng US. Kasama si Hikaru. And Hikaru, belated happy birthday. Yang si Hikaru sana ano yan eh. Childhood sweetheart ni Gio. Aray, yun. Milking talaga. Alam mo nung ano, nung sila yung mga toddlers, nursery, alam nyo na, yung mga pa-cute. Inano mo na, pinag, ano nyo na. Ayan, si Odessa, balahin ang tawag sa akin. Ayan dati na. Pa. So, paano at, na? Eh, ganun talaga. And then, si, ano, syempre binabati ko ang, tita ayan na naman tayo si Tita Bebot ng Colorete clothing na matatagpuan sa Scout Torillo Corner Timog Avenue. Yan po mga branded po yan at sale sila ngayon kaya sugod na kayo doon. Sigurado yan na branded at sale nga, no? So, hindi nyo na kailangan mag-pre-love muna ngayon. Branded at hindi yung mga may patsi-patsi. Yun. Bago naman kasi yan. Bago. Yan. Okay. Okay, yes. Next. Ay, nako. DP Queen. Alam nyo ba siya binong DP? DP? Down payment. Down payment. Ito na. Nakakaloka talaga itong napaka... Dating sobrang kilalang actress ito. Sikat pa rin naman siya hanggang sa ngayon. Although, well, hindi na siya masyadong... Hindi na niya panahon ito. But still, pinag-aagawan pa rin siya ng mga producer. Ang nakakaloka pala dito sa down payment queen na to, bawat transaction niya ng project, guesting man yan, full-length movie man yan, o appearance lang yan sa... event or whatsoever, kinakailangan may down payment kang binibigay lagi sa kanya
Pero ang mga press release niya, di umano sa mga iba is parang kagaya nung nag-cut lang ng ribbon, libre lang. Pero sa totoo lang, meron na daw palang hinihinging down payment sa ganun. Ang nakakaloka, every time na binibigyan siya ng down payment, meron siya agad na mga pinupuntahang mga nagre-rediscount ng mga cheque. Hindi niya dinidiretso. Uso pa ba yan? Ano ba yung rediscount ng cheque? Uso pa ba yan? Kasi di ba bawal na yan? Di ba? Parang wala na nga masyadong nag-cheque ngayon. Lumang artista to eh. Nasikat na sikat eh. At eto na ang nakakonect. Either, pagkatapos daw na marilisan siya ng mga ganun at na napalit na sa cash yung cheque man yun or whatsoever. Ala, didiretso na yan either sa isa. Diba? Noong mga panahon, mga kasino, dinadayo mo pa sa malalaking hotel. Pero ito, since nagkalat lang siya sa mga palipaligid, may mga... Super sikat ba yan? Noong araw. Kilala ko na. Ngayon, sa mga gilid-gilid na lang, nagdudun na siya. At take note, talaga? Kinunay ko dun sa'yo na ang bagsik din ng dating ng alak sa kanya kasi nagbabaon pala siya talaga dun. Naalala mo yung isang aktor na nagdadala ng parang ang tawag natin dun, mug or something na. Siguro yung parang isa. Oo, yung stainless na. Stainless na. Nakala mo tubig lang, yung pala nilalaklak na niya, mga alak na. Yun siya. Tapos, pag natatalo siya, di natural. Hindi siya nagdadasal. Hindi siya nagdadasal. Iba pa to. Mas younger yun eh. Younger yung nagdadasal eh. Mas senior doon sa nagdadasal sa casino. Diba? Ngayon, ang sistema, yun na, every time na, kasi kailangan, naibigay na doon payment, nagastos niya. Kung natalo siya, or nalasing na siya, hindi natuloy siya nakakapag, Kung kinalakilala ko naman report. Oo, diba, nakakaloka. Gawain pa rin pala niya. Gawain pa niya hanggang ngayon. At ang latest victim, kaibigan nga natin, na producer, na artista din, na parang hindi na lang siguro, siyempre siya magsasalita ng against dito sa, goodness. Dito sa down payment ko na to. Seryoso? Yung latest week, ang dami palang nakuha sa kanya. Tapos, yun na. Hindi na ako magtataka. Yun na, di ba? Kaya pa kaya tayong i-ano? yung plano natin. Kaibigan natin yung producer na yun eh. Kasi talagang pero alam mo, respeto naman yan na medyo na-anticipate diba? Ko yan na may chance na ganyan. So, yun. Hindi pa nga nakakabawi-bawi sa mga pinag-produce. Pero known siya na ganyan ah. Yung nakalimutan ko na yata yan. Actually, hindi down payment. Ang alam ko, yung kaliwaan. Pero para sa project nga kasi. Kaya lang sa iba kasi ang tawag nila down payment kasi hindi pa nagagawa yung project, humihingi na. yun talaga down payment. Tapos may cash advance pa nga yun eh. Nga. Diba? Ang alam ko to, kahit taping, kaliwaan. Dahil, di ba usually pag nag-taping, hindi mo pa naman makukuha yung TF mo na yan eh. Kung sa network ka, 10-25, yung mga ganun, di ba? Or the following month mo pa makukuha siya yung arrangement, iba. De, siya ang arrangement talaga sa kanya. Kaliwaan sa taping. Meron pang ganun na hindi siya magtatrabaho, nasa isang tabi lang daw, nag-uupa ng taxi or grab na nasa isang sulok lang. Hindi siya magtatrabaho pag hindi binayaran. Meron pang mga ganung moment. Meron lang kilalang ganun. Narinig ko na nga yan. Baka kilala mo rin nga talaga ito. Bago pa mag-pandemic, narinig ko na yan. O diba, kawawa naman. Kaya siguro hindi na siya nakabawi-bawi, naka-ano-ano. Pero napakagaling naman talaga niya. Walang question. Naman. Diba? Kaya lang yun nga, may attitude ng ganun. At siguro minamanage niya sarili niya. Hanggang ngayon, nagkakasino pa rin. Yata. Hindi ba kasama na nga mga online, mga satellite chuchu. Tapos may baon ng Tong Girls. Oh, diba? Tama na nga yan. Dahil binabati ko na nga lang ang aking mga kaibigan dyan. Lalo na po ang si Roger Esper. Malapit na yung magkita at inyong family. Si Joyang, welcome. Nandito na sa Philippines. Lolita Di Dios Katsuki. Christina Babs Trinidad. At saka si Chino Trinidad. Pati na rin si Errol and Attorney Pia Kabatbat. This Sunday, yes po, magla-live po tayo. And si Attorney Teddy Rigoroso Mariora. Cherry Sampal. Tito Manny Garcia. Rene Redelion. Faces and Curves. Ideal Vision. Gorgeous Miles Simas Philippines. O, diba? Emwell Gabay Guro, Mama Shakeable Revilla, Marisa Conde, si Dr. Jerry Casatan, Dr. Sheila Casatan, niyong na nanonood ngayon sa atin ng live, at sa lahat po ng mga kapwa ko Uragon. Yes po, maraming salamat po sa inyo. Ako si Starma, pa-shoutout sa kapatid kong nasa top 9 sa nursing board exam. Okay. Congrats! Sarap tumambay po dito. Love you all. Taray! Carols, bago tayo na PhD. Oh, mayroon pa tayong i-acknowledge sa mga nakatutok sa atin ngayon. Puro mga hula-hula nila po sa hula BI. Hula na ito eh. Oh, diba? So... Si Arniel Sirato nagtumula ha. Ay, ako Arniel Dwingil ka, no? Para ikaw rin to. Birds of the same, ha?
Sabi ni ano, ito nawawala kasi. Arlene Perez watching from Georgia, USA. Savannah, Georgia. Mm-mm. Si Bonsoy No More. Kalaro ko siya dati sa Las Vegas. Ay, sino yung ba yun? Ayun na. Ayun na. Kalaro daw niya. Oh my God. Nabutatali ako. Hula na. Diba? Ewan ko sa inyo. Ang dami nakahula doon sa blind item ko. O, di parang tinabi mo na rin. Sabi, wala. Sabi ni She Queen B, at Katsun, yung anak ko, nasa Chula Vista din. Kaya pabati niya. Yan. Diba? Sige, ano na? Ewan ko sa inyo. Ewan ito na, ko. Ina, nasaan na? Yes! Kaya bago po nating tapusin ang live, nais po namin kayong pasalamatan or nais namin pasalamatan ng Scat Media sa kanilang facilities at para naman po sa mga kamaritas namin na kagaya namin na gusto na rin gumawa ng sarili nilang content online, pwedeng-pwede nyo pong kontakin ang Scat Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-and-play studio kasama ang kanilang mga high-quality equipment sa murang halaga. Yan wow. Na, puntahan nyo na ang Facebook account or ang site ng Scat Media. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga Marites, sa lahat po nang nakapanood. May 1,000 na po, 1.4 as of this 1.4, nabubulol ka. Diba? So, kita-kita ulit tayo sa Monday. At bukas, holiday. Monday, February 12, birthday ko po. Yes. Alam mo na, inanos ko talaga. Holiday po, kaya kung hey Fat Choy. Feel Chinese natin yung mga kamarites. Magpatikoy na kayo. Okay. So yan po mga marites. Hula na kayo mga marites sa dahu mula sa Marites University!